Mapagpalang araw sa ating lahat. Hello everyone! Tayo po ngayon ay gagawa ng pinasarap na cassava tart. Sa isang malinis na bowl, pagsamahin ng harina, asin at butter. Durugin ng pino sa pamamagitan ng pastry cutter. Or pwede po tayong gumamit dito ng tinidor. Kung mapapansin na natin ang ating harina, ay parang nagiging breadcrumbs. Unti-unti na nating ilagay ang ating tubig, 1 tablespoon at a time. Maglagay lamang po ng sapat para sa ating harina to hold together o magsama-sama para makabuo ng isang pie crust dough. Masahing mabuti upang maging smooth at makinis. Ilagay sa isang malinis na bowl, takpan at isantabi natin ito sa loob ng refrigerator habang hinahanda natin ang ating kamuting kahoy filling. Bago po tayo magbalat ng kamuting kahoy, dapat nakahanda na po ang ating bowl na may tubig. Balatan natin ang ating kamuting kahoy at tanggalin ang nasa gitnang parte ng kamuting kahoy. Ibabad sa tubig para di mangitim o magbago ang kulay. Ngayon, ihanda naman po natin ang ating gadgaran. Gadgarin natin ang ating kamuting kahoy ng pinong-pino para maging smooth ang texture. Pagkatapos nating gagarin ang ating kamuting kahoy, ilagay sa isang salaan at pigahin lamang po ito ng bahagya. Huwag tanggalin lahat ang katas ng ating kamuting kahoy. Para po sa eksaktong measurement ng mga sangkap, please check in the description box below. Pagkatapos pigain ng bahagya, gagawa na tayo ng cassava filling. Pagsamasamahin natin ang ginadgad na kamuting kahoy, gata, malapot na gatas, asukal, vanilla. At haluing mabuti, saka natin isunod ang melted butter. Para po sa ating molder, pahiran lamang po ito ng bahagya ng melted butter o mantika para po iwas dikit at mas madaling tanggalin ang ating tart pagkaluto nito. Ngayon, ihanda na natin ang cassava tart. Hatiin ang dough at i-divide lamang po ito. Gagamit ng rolling pin para mas madaling i-flat ang ating dough. Dahan-dahang ilagay o ilapat sa ating molder ang ating dough at idiin ito pababa at tanggalin ang mga excess sa mga gilid-gilid ng ating molder. Para po sa excess dough, huwag po nating itapon ito kasi makakagawa po tayo ng isa pang crust pie. Ipagpatuloy lamang ang paggawa ng dough hanggang matapos lahat. Pagkatapos nating magawa lahat ng ating pie dough, ngayon maglalagay na po tayo ng kamuting kahoy na mixture sa ating molder. Maglalagay lamang po tayo ng 3/4 full sa ating molder. Mag-iwan ng espasyo para sa ating toppings. Ang ating oven ay naka-preheat na for 200 degrees Celsius. Lutuin ito ng 45 minutes. Para sa ating toppings, pagsamahin ang gata, ang malapot na gatas at asukal. Haluin ito at iset aside lang po natin ito.
Makalipas ng 45 minutes, hanguin ang tart sa oven. At ibuhos ng tahan-dahan ang toppings at spread lamang po ito. At muling ibalik ang tart sa loob ng oven. At lutuin ito for another 15 minutes hanggang ma-fully cook po siya. Kung mas gusto nyo pong maging golden brown ang ibabaw ng iyong tart, gamitin ang itaas na apoy sa ating oven. Sana po nagustuhan nyo po ang aking cassava tart. Thank you for watching and God bless everyone.